ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap ang mga kaganapan. Galit na galit nga si Zoe sa nangyari sa party dahil hindi siya ang nanalo at si Annalyn ang nanalo. Sinaktan na naman nga ni Zoe si Annalyn at kinampihan naman ni Robert si Zoe. Bigla naman dumating si Carlos sa eksena at sinabihan si Robert na wala ka ginawa Robert kay Annalyn, hindi ka naging ama. Pabayang ama ka, kasalanan mo to Robert, hindi mo pinalaking maayos si Zoe. Magpakatatay ka naman kay Annalyn. At sumagot naman si Robert, wala ka alam sa pinagdadaanan ko. Tumigil ka na, Annalyn, hindi ka din pinalaking maayos. Mandarayang bata ka. Kung gusto mo, Carlos, sayo na si Annalyn. Ikaw na maging tatay niya. Sumagot naman si Annalyn, ano ako, kuting? Basta-basta mo na lang ipamimigay. Sana nga si Dr. Benitez na lang ang tatay ko para hindi ako sinasaktan. Sumagot si Carlos, sana wag mo pagsisihan ang lahat ng ito, Robert. Mabait si Annalyn. Wala siya ginagawang masama. Sana nga ako na lang ang maging tatay niya, Robert. Samantala, sa hospital, nagkabanggaan naman si Susan at Dr. Lyndon. Nahihilo, nanlalabo ang mga mata ni Dr. Lyndon. At tinanong siya ni Susan, anong nangyayari sa'yo? At pinabayaran na nga lang ni Aling Susan ang mga nahulog. Ayaw sana tanggapin ni Susan, kaso bigla-bigla na lang umalis si Lyndon. Samantala sa party, bigla naman dumating si Harry at sinabi nga neto kay Carlos at Annalyn na si Zoe ang nandaya. May video akong katibayan, kaso sinira ni Zoe ang cellphone ko. Kaya sumagot naman si Annalyn, nahayaan mo na lang, pabayaan na natin kung ano ang mga gusto nila. Kung ano ang mga paniniwalaan nila dahil wala naman na tayo magagawa, babaliktarin pa din nila ang lahat. At nag-usap nga si Zoe at Robert, pinaganda na naman niya ang sarili niya kay Robert. Nag-iyak-iyakan at sinabi kay Robert na ikaw at si Mommy lang ang buhay ko, kayo lang ang importante sa akin. Pabayaan na lang natin ang ano ang isipin nila. Sumagot naman si Robert na hinding-hindi ako mawawala, Zoe. Huwag ka mag-alala, andito lang ako lagi sa tabi mo. Sa kabilang kwarto, nag-uusap naman si Lynette at Annalyn. Sinabi ni Annalyn na hinding-hindi talaga ako mananalo para kay tatay. Pero kahit hindi ako manalo para kay tatay, masaya naman ako at panalo ako kasi madami nagmamahal sa akin at andyan kayo. Ikaw lang, Nay, sapat na sa akin kasi simula pa man, ikaw na naging tatay at nanay ko. Sumagot naman si Lynette, hinding-hindi kita pababayaan, anak. Kinabukasan, pauwi na sila Lynette at Annalyn. Dumating si Michael at sinabing iahatid niya na sila at sinabing ako pa rin ang unang naging tatay-tatayan mo. Andito lang kami. Samantala, sa hospital, may kausap si Doc Lyndon. Pinipilit niya yung gamot na kailangan niya. At bigla naman dumating si Annalyn. Nagtanong kay Lyndon kung okay ka lang ba, Doc? Kasi halatang hindi okay dahil sumisigaw ito tuwing kinakausap at umalis na nga. Kaya nagtataka na si Annalyn. Madami-dami pa tayong aabangan sa susunod na araw ng mga kabanata kaya pakaaba-abangan natin lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel.